Yeah, hindi pa nire-reveal. Oh! Ay, what? Ito na nga ba, ayan panggulat para kay Sir Matt. Matzilla. Hilo speak as their jungler. Matzilla in Manila. Wow, kakaiba ito ha. Sapat, yeah. Yung dami siya. Basically, kulang pa para patayin si Demon kahit nung time na yun. And in contrast, RSG, they have overwhelming damage kasi kilala naman natin na Nolan, high burst capabilities early to mid-game. Yeah, naka-Hunter Strike na nga rin dito si Demon. Kahit ngayon, papasok ba ako pa ng Smart Omega? Yan na! Here we go, Glorious Pathway. Nilabas, pero nilabas na naman yung Mini Lord. Nakapagpakpakan dito sa loob ng Turtle at nagdabog si Light Vitamin Oman Fury. Tapos may mga last hit na babanat. Nabanat, I mean, si Demon Kite. Mag-abol na ang side ng mga Raiders at ni-raid ang dalawa sa kapunan ng Omega. At tumaba na pas Gosei is the way. With the volley shots in, sinampo, minibor, at iba talaga galawan ng mga Robin. Wow, tatlo. Ang tindi mo naman, Bitoy. Tatlo ang bagsak para sa Smart Omega RSG Philippines Zone. Si Mark pa yung binabanatan niya dito. Nandun yung mga slam-slam. Pasok si Ryle dito. Maamba-amba lang ng kanyang mga glooms. Pero grabe yung pinapamalas dito ng RSG. Hindi na sila nag-hold back eh. Takatang atake na kung atake ang kanilang papamalas. Grabe si Nibur, pare. Okay, hinila dito si Nibur. Masyado daw malalim. Na-offend siya. Medyo na-offend siya kasi na-offend si Luis. Kaya nag-ayam mo, I'm offended. Again, yung teamfight nila, it's the... ang concept ng teamfight nila is may mahuli si Mark and makagamit ng Zaman Force si Harit, pero yung mga targets nila hindi rin ganun kadali i-takedown. For one, may mobility na nanggagaling mula kay Demon Kite. Two, si Kusei, hindi mo pwedeng babaran sa isang teamfight kasi masakit masyado yung bola. And three, yung reset na nanggagaling mula kay Light with Mid the Minoan's Fury. Actually, one of the hardest counters against the Harit kasi kapag nilapag mo yung Zaman Force, mag-uulti lang siya. Okay, mukhang maglalaban na nga dito. Yun! Yung ginawa na Minoan's Fury! Actually, meron pa ba? Nibor! Sinibor na sa loob! Pero yung Lord ay bumabanat na ngayon Awala, sa base! Awala, Awala. Unstoppable na si Light! Living in the moment ang RSG para sa game number one! Napakalinis na performance, debut performance ng RSG Philippines. Kinulat! Kumbaga, kung ang Smart Omega may panggulat na Hylod, sila rin may panggulat. Hindi ko kinaya yung gulat and gulang. Wow! Gulat and gulang. Kakaiba. Yung pinili nila. Kailangan lang medyo all-in sila if ever maghumarap ng ibuburst dito yung RSG. And it's either gonna be the Martis or the Minotaur. Yeah. Better yung lineup do para sa akin ng Omega. Kanina parang ang dami ata nilang in-overthink nung nag-Hylos pick sila. Ngayon, sabi nila, let's make it. Yung isang hindi niya makiis. Pwede. Tama. Ito na. Pero ito na, sinisimulan na nila ang unang Turtle. Level 4 si Aqua. Para sa game number 2. Level 4, Aqua. Level 4 din si Luis. So pwede nilang guluhin. Mag-4 si Light. Ayan na. Okay. Level 4 yung Ruby. Meron siyang hatak dito. Okay, final sweep coming in. Sinabas na yung combo with the Lord. At ito na nga ang SK. Sumusugod na ang mga sisyo. Pero ginardgurt. This time, si Matt. Matt na bumulat. Si Demon Kite ay nandun pa rin. May pagpawi. Grabe yung mga dust doon. Oo. Ang pogi nung dalawang team sa Smart Omega nang wa-one shot to sa late game. Bad bits yan. Nung January na in-update yan, yung lahat nagiging tagana. Sana mahal kayo ng mga kaibigan na nyo. Na AOE na yung budo eh. So, nako, Diyos ko. Tingnan natin. This is what? The third Lord? The turtle? Turtle. The third turtle? Mm-mm. Of the game. Okay, hawak to ng RSG. Sumisilip lamang si Matt. Light ay nandun din. I'm offended coming out from Light. Nandito na, Demon Kite. Pinop yung electrifying pit. Demon Kite will take the last hit. Lusot ang RSG dito at least kahit papano may pambawas. Pero hindi, babawasan natin si Nibor. Final sweep, kalahati ang buhay ni Nibor dito. Out para kay Matt. Demon Kite ngayon, titake lang muna yung cabbage. As Omega will hold on. Grabe, tumatrabaho pala si Matt. Pero di kasi ramdam eh. Bad beats. Ganun pa din, hindi naman nabawasan yung feelings ko. Pag nakikita ko yung kamay, ganun pa din naman. Pag kumombo kasi yung passive niyan dun sa lahat ng skill, yun na eh. Alam mo yung ano, nangangati ka. Ang sarap kamutin niyan eh. Pag natamahan ka ng mga skill jam big sana, parang ang sarap kamutin eh. Uy, pero diba? Speaking of kamot ah. Okay. Hindi nakita kamot, pero si Light. Okay, walang final sweep. Nilaban na ngayon. I'm offended coming in. So may bang na banat. Oh my goodness, Light. Nikosei doon sa panangili, pero Lord lang pala. Mini Lord lang pala binanatan niya. Actually, dalawa na nawala. Oh no. Sa sobrang ganda ng setup na ginawa ni Light na pre-hit lahat.
3-3. Sabay may kasama pang Lord. Ooh. Para sa Raiders. Ang sakit ng Bruce Smart Omega. Actually, sila yung nagsimula ng engage na yun. Nag-attempt ng flicker final slash play. Oo. Si Luis. Kaso na-offend sila ito. Sabi niya, bumawi. Ba't mo ko hinawi? Hinila niya yung barangay. At semi-kalbo na kasi si Light ngayon eh. Wala nang kakawiin. Oo. Kaya na-counter go niya. New hair, new me. New hair, new me. Dati ako yung nauuna. Ngayon, ikaw ang mauna. Grabe yung ginawa dito ng RSG. And mahirap ito para sa Smart Omega kasi alam natin, itong composition ng RSG, gusto nila na magkakadikit at magkakasama-sama. Alam din nila eh, na may nag-aabang sa kanila in a way doon sa mga bushes. Pero ito na nga. Okay. Right. Tingnan natin na laban dito. Final Sweep, natanamaan ng dalawa, tatlo. Abang Eternal Guard na doon. Pero ito na, electrifying beats ni Demon Kite. Sabay mga knock-ups na gagawin. Mark, Minowans Fury, nagpanakap na ni Lord. But the man will take down one with the decimation. Matt, Pulado Mortal calling out. Habang si Wes, gumagawa lang may volleyballs. At ngayon, si Demon Kite, asamat ng Gedli. Pulado, Arana, at ayun, Sweeney. Ladies and gentlemen, Omega will take three heroes down. Oh my gosh, tatlong bagsak doon. Libreng Lord para sa bagong barangay. Ganda ng bawi ng Smart Omega. Pero ano ba nangyari doon, Midnight? Napakalupit ng swipe right ni Luis dito. Huli tatlo. And after noon, nag-disengage ang RSG. Nagamit nila yung kanilang mga ultimates. Na-burn na basically yung teamfight presence ng RSG. And after nun, even though sabihin natin may carry pa rin naman, pero tinamaan nga si Kusey. Ayun, tablan-tablan na nga talaga. Kailangan ma-utilize nila yung Lord na to as much as possible. Ito na yung Lord. Dadamba na dun sa mga iba bang tore. Andun din yung mga pag-zone nila dito. Retry na gamit. Oh. Papasok na nga ata ang Smart Omega! Eternal Guard! Ito na ba ang final fight for the barangay? 1-1 ang magiging score para sa game number 2. First game jitters. Sabi ko na sa inyo, ipapagpag lang. Smart Omega will take game number 2. Wow. What a pagpag lang pala yung game 1. Binagpag lang, men. Grabe yung pagbawi, yung adjustment instantly. Wow. Ganito talaga resulta kapag hindi nag-overthink. Back to basics. Yeah. Kinuha nila yung mga comfort heroes, Luis on the Arlot, Martis para naman kay Matzilla sa para at export. Oh no! Wait, may masayang caster ngayon. Si Naisu. Pinabati natin si JC. Rezabek. Omega Gord. Rezabek. Sakto. Omega si ano? Si JC. Pangalan niya talaga yun eh. JC Omega. Hindi ko alam kung gusto niya pasabi yun, pero nasabi na natin. Sorry, nabanggit ko na eh. Thank you, JC. Oo nga, no? Okay. Sorry, pero nabanggit ko na eh. Baka hindi niya matuloy yan kasi maganda rin ang roamer dito ng Smart Omega. Yeah. Yung Ruby, nadidistrap ka kapag may ano eh, yung Don't Trot Wolf King eh. Yep, pwede kang hilahin eh. Yung kapag nag-divine judgment ka, ang daming pang-cancel. Okay. Pwede ka rin ma-I'm offended, pero turtle fight for these two teams. Demon Kite, Luis, full stack. Here we go. Luis, knock up. Eto na yung final shot na meron si Ryle. Pero wala silang napatay. Actually, 1-1 lang. 1-1 lang pala yun. That's Demon Kite down. Pero si Matt, hinila si Matt. Hinila ng Latigo ni Light. At doon na nga, makuha ng dalawa. Diba? Iba okay. Talaga. Ang kupuna ng RSG. Pang Diego talaga at sila. Iba humulit na si Luis. Luis? Patap na si Luis. Hindi pa sumusuko si Luis dito ha. 5K pa. Ang buhay ng turtle, suntok. Buhay na rin. Itong si Matt. Suntok para si suntok. Jumajab-jab lang. Nandito na si Demon Dad. Kakabuhay lang. Level 5. Sino mauna dito para sa turtle? Yun ay mapupunta kay Demon Kite. Maganda yung nag-start ng Turtle Fight for Smart Omega. Ano? Ni Bex? Uray ko po, sakit. Uy, pinapaapoy. Ay! What a predict! Predicted! Grabe, in-advance niya yung Divine Judgment. Nako. Advance payment. Nahuli ka agad si Luis dito ha, pero kaya pa namang humabol ng Smart Omega. Ang ganda ng ginagawa ni Nibor. Hinanap niya kung nasan dito si Matt. Siya lang talaga ang kanyang tinititigan. 7K. Oh, Mark! Ito si Mark! Mark with the hila. Yun na naman yung mystic. Ay, ko po. Na meron si Ryle. At ayun, yung combo na meron ang side ng Omega. Pero alam nila, alam ng RSG na wala ng mga skill. Ang Omega, makakalasi ba sila? Hindi. Yung turtle ay mapupunta pa rin kay Cedrix. Grabe, hindi sumuko. Yan na yung katanungan natin eh. Paano gagalaw si Light dito sa laban na ito at pinapakita nga niya. Walang Firaga armor din si Nibor. Pero tingnan natin kalahati ang buhay ng turtle. Babanatan ba to ng side ng Omega? Alam nilang kulang sila. Nilabas oh! Si EG Boy ay nilabas na naman pang zone. Perfect. Another turtle.
para kay Demon Kite. Perfect timing. Ang ganda sana nung attempt dito ng Smart Omega to contest that turtle kasi wala nga Firaga armor, walang mang zone dito sa Martis ni Matt. Pero perfect timing mula sa Eternal Guard, hindi naka-retry si Matt doon sa turtle fight na yun. Tingnan natin, bumabanat si West dito West ng mga bola. Sakit. Ang ganda ng ano ng boost check ni Aqua. At ayun, ballistic gush rail with a flicker in. Panis. Medyo matindi yung laban na to, ha? Sakit. Oo. Ang daming mga exchanges ng mga kills. Piniflicker yung mystic gush rail. Imagine mo, ganoong katapang itong si Ryle habang ito si Demon Kite naman. Mabilis din ang kanyang responde. Matt dun sa likod. May planong umaga ng orange buff. Wala kasing dash tong ano yung baras, sabi ni Demon Kite eh. Meron naman technically yung ulti. Ulti lang. Okay, tignan natin. Oh, yan na. Oh, dash yan. Kahit tatlo yung rookie nila, wala silang pake. Wala talaga. Kaya namin ilaban ito. Conceal ay magagamit. Tatlong Jamorant. Gawin mo ng lima. Bumabanda na lang sa tower ngayon si West. Nandito si Matt. Eto na. Dito na welcome mula kay Demon Kite. May stun. At ayun na nga si EG Boy. Nabanatan si Mark. Mark is out. Tatlo ngayon sa side ng Omega. Tumatakbo na dito si Aqua. Aqua with the grabs. Aqua, may abulin pa ba sila? Sir Matt, Mortal Coiling out. Wala. Isa lang ang mapapatay ng RSG. Trinabaho lang. Okay. Wala rin namang ultimate dito si Light. Kaya lang ang problema na ka-bleeding time to eh. Ipit sila dito ah. Alright, tignan natin. Lima sa side ng RSG nandito. Hindi pa rin basag, pare. Wow. Hindi. Kasi buhay pa rin yung tower. Hindi sinusuko ng Smart Omega to. Habang itong si Luis naman, todo trabaho lang. Galing sa top, ngayon pupunta siya sa mid. Puprotektahan yung purple buff at maagaw pa ni Deep. Si Diego. Nag-aarap ng malalatigo. Okay. Basta at may Diego. May latigo. Pero si Nibor, sila lang talaga Look at the minimap, guys. Look at the minimap. May balak. Okay, flicker in para kay Light. Si Luis ang ngayon ang target nila. Si Yung Aquay nandito. Luis, tumatakbo para sa kanya buhay. Luis, jump in, jump out. Nakikipag-jump sa hangin. Nakipag-jump sa minions. Ida-jump niya ba itong orange bomb? Hindi na kailangan. Jump out. Grabe. Mala-jumping jacks ang galawan. Grabe ang training. Luis survives. At alam mo talaga, mahilig tumakbo talaga yan si Luis. Dahil ang runner talaga yan. Habang nandito, as Nibor will take down 2 with the true damage and last insanity. At doon na nga na ipagkupuna ng SK dahil ni-raid na sila ng mga Raiders. Tatlo ang bagsak para sa Smart Omega. Ano nangyari doon? Kakasabi lang natin, ito yung effect, yung impact at contribution ng mga XP laners. Nibor, take in Matt down. Merong Radiant Armor at Blade Armor itong Martis ng Smart Omega. Pero versus the true damage coming up from the X-Borg, naging enough yun for RSG to take down the jungler of Smart Omega and secure that Lord fight for RSG. Malabay bus operation yung nangyari, pare. Yung blueprint, ganun katindi. Sa baba, yung tatlo. Tapos si Nanibor yung naiwan dun sa bandang taas. Huli lahat ng sulok ng barangay. Bisan kasi parang na-underestimate mo yung damage ng isang X-Borg hanggang to the point na paubos na yung buhay mo, hindi mo namamalayan. Masakit ang true damage talaga Totoo talaga. Totoo kasi masakit eh. Kaya nga the truth hurts True damage kasi yun. Tapos binabara ka ng true damage, di ba? Imagine mo, mga 5 seconds yung nire-real talk. Parang sakit naman. Pare. Pangalan pa lang eh. Karamihan ng mga Robin na kilala ko talaga, matikas talaga. Matikas. The bad boy. Minsan nga, medyo bad boy The bad boy ng Philippine MLBB. Grabe ka, Nibor. First series. Ayan na si Nibor. Hinata si Nibor. May mga shields dito. Nandito naman si Light. Two damage! Ayan na, tatamaan dito. Hindi tumama yung Ijiboy, pero mukhang okay lang. Dahil si Corsa nag-flicker. Ito, bumabanat pa ng mga true damage talaga. Sir Matt! May true damage. Ayan lang si Insanity. May true damage pa yung mga spinning light wheel na meron ang side ng RSG. Sir Matt! At si Sir Matt, the precious piece of the season. Pinaril! Saan ka punta, Kuya Matt? Tignan natin, bumabanat si Matt dito. Hindi ako papayag pa lang si Matt. Pero nakakaya pa ni Matt. Hindi nakinaya ni Matt sila. Si Nibor, RSG Philippines. Ubos, pati pantubos ang side ng Omega at ni-raid nila ng matindi ang barangay. RSG taking the series win. My goodness! Tagumpay para sa barangay. And tagumpay para sa mga Raiders. I mean, ang ganda ng nangyaring baliktad na yon, pare. Alam mo, nalilito na kasi ako. Napakaraming pangyayari. Ang dami kasing mga ins and outs . Ins and outs. Smart Omega, pinilit nilang ilaban. Pero nalaig
si Libor at ang buong kubunan ng mga Raiders. Nanaig ang katotohanan. Nanaiig ang katotohanan. Na bad boy ang Exborg. Walang Libor. Hindi ang true damage. Hindi mo kayang paliktarin ang katotohanan. The bad boy. Grabe talaga si Ditoy. Oh, oh my gosh. Makikita natin yung respeto mula sa RSG Philippines. Well, kung titignan natin, hindi naman masamang start para sa Smart Omega.